Ayan ang mga boss, makikita na natin kung anong nangyari, bakit ito umuuso. Na! Parang pa naman siguro. May kayas na. Makakalog oh. So yo, what's up mga boss? Welcome ulit sa ating panibagong vlog. So, ngayong araw is bibili na ako ng black set para sa ating motor na silamog. So papunta na ako ng Caloocan South. Ang oras ay 1:13 na. So Sabado pa naman ngayon. Sana bukas yung pinagtanong ako ng nakaraan. So punta muna ako doon sa Caloocan South, tapos pakita ko sa inyo kung paano papalitan yung natin yung black mamaya. So let's go. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah. Okay na mga boss, nakabili na ako ito. Ito yung black. Black ring. Ay ano? Diba ito? Tawag dito. Pin. Black tsaka pin. Tapos ring. Tapos piston. Tapos gasket. Tubos. Pati pantubos. Ha? Kaya naman yun, no? Professional naman gagawa eh. Dalawa pa yan ang pagkamit mo. Siya na lang pala yung nagpapatibay dyan. Ano? Ang alikabok na ng lobo, kaya pala ano eh. Oh, hindi na siya nasasala kasi wala nang takip, maluwag. Ano ka, bili ka mamaya? Saan kaya ay makabili niyan? Sa butika. Reseta. Ka? Kulang lang sa Himas. $700 lang pala yun eh. Oh? Ba't doon sa Shopee tinignan natin ang mahal? OnePlus? Ha? Ay na, kaway ka muna. Hello guys! Mga boss! Paglilinis tayo gamit ito. So yun, bali sa part na to mga boss, nilinis muna ni Mike yung part ng makina. Para pag backlash niya, smooth na smooth talagang quality. Ulit talaga ang bayad ko. Tsaka tiwala ako kay Mike kasi dekada na siya na nag-aayos ng motor. Halos nasa mga 13 years to 12 years. Kaya alam ko na kayang-kaya niya yung ganyang problema ng motor. Basicin niya lang yan. Pagkatapos sprayan ni Mike, binuhusan niya na ng tubig para matanggal talaga yung mga dumi. Tapos ito, hinanginan niya na. Pagkatapos niyang hanginan, tinanggal niya na yung mga bolt para madaling mahugot yung head tsaka yung block. Ilagay ko na lang yung page ni Mike dyan sa screen para kung sakaling gusto niyo magpagawa sa kanya, message niyo lang siya sa kanyang Facebook page. Ayun na mga boss, makikita na natin kung anong nangyari, bakit pa umuuso. Siguro may naninigarilyo sa loob. Buti walang maingay, walang lasing. Kung may maingay yan, may lasing. May nagyoyosi sa loob, tapos may lasing. Puro putik na lang pala dito. Saan to? Tanggalin mo yun. Kinalang ko yan kanina. Ha? Kinalang. Dito na. Ayun na. Moment of ano? The moment of truth.
tingin mo may gasgas o ano? Bago yung yan eh. Bilang gasgas. Kanal. Bilang gasgas ano yung hukay, no? Lawak pala eh. Ha? Na. Carbon dumi. No D. Dumi guys. Carbon na agad, no? Bilis. Eh pag umuso kasi. Pag umuso. Ano yun ba yan yung data ito? Ito yung tingin mo, binili mo, pa mais pa to. Ha? Mais pa yan. Ah, yung dun sa loob? Oo, yung base. Patay. Base gasket. Baka pwede pa naman siguro. Maganda pa yung ano, wala pang gasgas eh. No? Bago ba yung pinata ko yung valve seal niya? Oo. Stuck? Hindi ko lang alam kung i-stuck. Baka sa valve seal lang, no? Baka sumusok eh. Ah, upa naman pala yung base plate niya. Hindi ano, lata yung ano niya. Which pa yan? Ayun, wala kang gasgas eh, no? Ayun, hindi na natin palitan. Hindi, ba't kasi yung usok, no? Kailangan na natin palitan yun. At saan kaya yung ano yun? Ba't kaya kumakain, no? Ito, makain block mo ngayon. Ah, sa block na. Oh, dyan na, may block na tayo. Ito. Tama, sa ilalim. May kayot. Ah, oo. May kayas na. STD. STD ba yan? STD eh, no, nakalagay. Hindi, yung ano ng katak, pangalan ng ano ng black, ano pangalan yun? Black. At mabigat, no? Mabigat yan pag buwan. Ayun, magaan, di ba? Gusto pa yan, gusto pa. Aabot pa ng mga ano yan? 1 year. Mga... dalawa. Dalawang taon. Dalawang buwan. Baklas pala, baklas ugat ulit. Yung alam mo ba yung ano yung maliliit na ibon? Yung maliit pa ba to? Yung mga kalog oh. Kalog talaga yun. Pag sa side na gawin. Mga putik dito. Bili ka na bukas ng ano ng talbos. Tatanim tayo dyan. Atas to ng ano, ng lalamove, itong motor na to. Pagkuha ko nito sa kasa, lalamove na agad to eh. Hanggang natapos. Ngayon, ako naman yung tatapusin sa gastos. Oh, kape muna tayo guys, kape.
top 1, number 1. Okay. Start. Ayan mga boss, all goods na, napalitan na. Wala na siyang usok. Ayan o. Ganda na. So ano muna natin, ibiyahe muna natin. Ang oras na pala ay 5:52 na ng gabi. Biyahin muna natin kahit mga tatlo or apat na malalapit lang para ma-check natin kung ano ba nangyaring kung ano bang nagbago sa takbo natin. Kasi sa takbo ko sa experience ko, yung hindi pa pinapalitan yung block eh ano siya, mahina ang hatak. Kahit pinipiga ko na tong throttle eh mabagal pa rin, tapos nandun na ako sa arangkada, biglang bumabagal, tas bumibilis, bumabagal. So sana mawala yun, kasi ayos na yung block natin. Malalaman natin to mamaya pag pinatakbo natin. So hanap muna ako ng booking na malapitan lang tayo para matesting natin yung motor. Yun ang kamay ko, di muna ako nakapaghugas, wala kasing sabon dun, sa bahay na lang ako maghugas. Ni Mike, yung mekaniko ko, muna pag i-start ko ng umaga, painitin ko muna kahit mga 10 minutes para uminit muna at umigot yung langis niya. So bukas, dadalhin ko na kagad to ng Laguna, kasi ihahatid namin yung ipapadala namin sa probinsya. So update ko kayo mga boss pag may booking na tayo. Alam mo, yes po. Okay na mga boss, first booking for today. So ano lang to, dito sa Circle C sa Gatfish, papunta ng Tandansora, 49 pesos base per. So tara, deliver ko muna, let's go. $49. Salamat. Ay, thank you sir ha. Salamat po. Ngayon na mga boss, $49 lang yun binigay sa akin ni sir, is $100. Kita yung $51. Papunta sa Puliat. Sige po. Doon na po ang payment. Salamat. Santo Cristo to Kulyat, 57 pesos. Tara, let's G. Sa motor ko naman, goods naman mga boss. Wala naman akong ibang nararamdaman na iba. Sana ma-maintain natin yung condition ng motor para iwas tayo sa maintenance, sa paggasto, para makaipon. Kasi may pinapagawa, magpapagawa kami ng bahay, kaya kailangan namin na makaipon. So yung sahod ko rito sa YouTube, yun yung iipunin ko na pampagawa. Tapos yung mga biyahe ko, kinikita ko rito, yun yung panggastos namin sa araw-araw, pagkain, pambahon sa eskwela ng anak ko, pambahid sa mga bills.
So, yun yung diskarte na ginagawa ko ngayon. Minsan, hindi na ako masyadong sumasagad sa biyahe dahil kahit pa paano, kumikita na ako rito sa aking pagbablog. So, ang mangyayari nito sa bawat biyahe ko, mga boss, malapitan lang talaga ako ngayon kasi lalo na't ngayon, bago yung block. So, ano muna tayo, yung break-in. Bawal pa kasi ito, hatawin yung tumakbo ka ng mga 60 pataas or 60. So, mas maganda na na 50 pababa ang takbo lang. Kaya, syempre, kailangan nating ingatan. Kasi, mahal. Kasi, mahal ang magpagawa ng motor at mag-maintenance. Lalo na sa sitwasyon na nangyari sa akin, nag-uusok. So, matik talaga na magpapalit tayo ng block. Tapos, syempre, may labor yun. So, nasa 4,000 mahigit ang aking nagastos sa pagkondisyon ng ating motor. E magtuloy-tuloy na yung kondisyon ng motor natin para maganda na yung pasok sa atin ng pera. Para ipon naman, puro ipon. So, sa mga ginawa sa motor ko, pinalitan mga boss ng block set. Piston, block, piston, piston ring, valve seal, gasket. Ano pa ba? Basta yung set niya sa sa pagkabit at pagpalit ng block. Isang set yan na binili ko sa Caloocan South kasi mas mura ang pyesa ron sa Caloocan South. So, siyempre, sa mekaniko ko, istiwala ko kasi alam ko ang kakayanan ni Mike na nag-aayos. Tubo na siya, dati ko pa siyang nakilala. Hindi pa ito yung motor ko, nakilala ko na ito si Mike. Kaya alam ko yung galawan niya na talagang sanay siya sa pag-aayos ng motor. So, base sa pagkukwentuhan namin, halos nasa mga dekada na rin siya nag-aayos ng motor. Nasa mga 11, 12 to 13 years na siya na nagmimekaniko. So, halos kapanya na talaga ang motor. Lalo na yung mga scooter or underbone ng motor. Ang hindi niya lang daw, hindi niya pa nakakapa yung big bike. Kasi bibihira naman talaga ang nagpapaayos ng ganun. Pero, wala naman daw yan sa big bike kasi lahat naman is na pag-aaralan. Wala naman na nagsisimula sa marunong agad o magaling. Lahat naman tayo nagsisimula sa zero papunta sa taas. Kung sasamahan natin ng tiyaga at ng sipan, tiyaga at mahalin yung ginagawa natin yan ang pinakadabi sa lahat. At masaya ka sa ginagawa mo kasi pag masaya ka, mas lalo mong na-appreciate yung mga trabaho na ginagawa mo. Hindi mo naisip na napapagod ka na pala or marami ka na palang natututunan or marami ka nang nagagawa. So, lahat naman yan, kahit anong trabaho, basta marangal at masaya ka sa ginagawa mo, walang problema dyan. So, sa akin, kahit hirap tayo sa biyahe, alam naman natin talaga na talagang pahirapan ang booking sa Lalamog, siyempre, pinili ko yung ganito kasi ayokong mangamuhan. Tapos, lalo na ganito na nagbablog ako, kumikita ako sa pagbablog. So, yun. Kung may mga gusto kayo mga boss, sikapin nyo lang. Kahit ano pa yan, makukuha nyo rin yan. Basta dedicated ka, determinado na makuha yung mga gusto nyo. So, abangan pa sa mga susunod na vlog yung pwedeng mangyari sa buhay ko, kung ano pa yung mga pwede natin na ma-achieve. Kasi may goal tayo sa buhay na gustong makamit at mangyari. 57 pesos man.
Okay na po. Okay na eh. Salamat. Okay na mga boss, grab na. 57 pesos lang yun eh. So binayad sa akin. Ayan, binayad sa akin mga boss. 100 pesos. Kanina 100 din, tapos ito 100 na naman. Swerte ng ano natin ngayon ah. Booking natin ngayon ah. Nakakatuwa talaga magmalapitan no. Pero may time naman na ano na yung tip wala, mababa. Pero kasi sa tip kasi hindi natin masasabi. Yung kala mo yung booking na kala mo hindi magbibigay, pero yung pala meron. Sandaan, sandaan. So may tip na naman tayo rito na 43 pesos. Woo! Tara, tuloy-tuloy na to. Napakulit booking. Ito, sir. Doon na po payment niyan, sir. Ah, sige po. Okay na mga boss. I think pick up Chicken Joy and Gravy. $62. Okay lang. Okay lang. Salamat. Sige po. Ito, binigay sa akin ni sir, 70. Itip tayo 8. So, okay na yun. So, okay na yun. Biyahing pampaano lang muna yun. Pampabuenas. So, lahat ng customer natin ay nagbigay ng tip. Good, good. So, bukas is Sunday, day off tayo. So, sa Monday tayo ulit. Babakbak. Pero, malapitan pa rin mga boss kasi dahil dito nga sa ano natin para hindi masyadong bugbog or hindi ko masyadong mabirit tong ano. Kasi pag malayuan, matik yan na kailangan mabilis. Dahil na pag sa EDSA, minsan may mga tumututok pa ng sasakyan sa likod mo. Kung dinidikitan ka, yun yung nakakailang eh. Kaya dito lang muna tayo sa malapitan. Or kung di man, kung masanay man ako dito or magustuhan ko na to, baka dito na lang siguro ako. O kahit pa paano, eh kumita tayo ng siguro mga 200. Mga ganun. Tatlong biyahe. At may mga tip. So, gusto na yun. Monday naman ulit mga boss. So, dito sa vlog ko na to mga boss, eh, wala muna tayong motivate na kung magkaning kikitain. So, sa vlog ko na to is, ang ano ko sa inyo is, ingatan nyo yung motor nyo. Ingatan nyo yung mga motor nyo kasi ito yung kasangga natin. At ito yung kasama natin sa ano sa hanap buhay. Kung masira man to eh wala tayong kita, lalo na kung ano tayo, kung full time delivery kay Lalamove. So lalo na sa langis, ingatan nyo sa langis yung mga motor nyo para iwas gastos at iwas sa ano sa maintenance, kasi yan ang pinaka mahalaga sa ano sa pagmumotor, yung pagmi-maintain ng langis. Kasi ako halos sa totoo lang yung paglalangis ko na itong motor ko nito, halos isang linggo pa lang nag-change oil na ako. So yung bago pa to is pinaka ano ko is 2000, tapos yung medyo kumaganda na yung ay tumataas na yung ano nya, yung odo niya nasa mga 50 eh nag-ano na ako 1.5 hanggang medyo umaano na, kumakain na ng langis. Doon na ako nag-decide na mag-ano na 1,000 ada ano. So sa 1,000 na kasi yun mga boss, isaglit lang yun. Siguro sa mga isang linggo makukuha mo na yung 1,000, change oil ka na. So yun lang mga boss, umaambun na. So hanggang dito na lang ang vlog ko mga boss. Like, comment, and share. Lagi kayong mag-iingat. Peace out. See you next upload. Let's go. Lunes ulit. Bye-bye.